po mga kabarangay. Finally, nandito na tayo sa bahay po ng nanay na ating tutulungan. Ayan po mga kabarangay, malapit na po. So let's go at nang malaman natin at makausap natin. Maraming talong oh. Pero makati. Makati pag sumabit sa katawan. Sumabit sa katawan. Oo. Tao po! Hello ate! Magandang hapon! Kumusta kayo? Ito, medyo hindi po masyado ang magandang buhay. Oo. Ito ang bahay nyo. Okay, pwede ba makisilong? Sige. Tara, dito ka. May pagkwentuhan lang si Daddy Frankie. Huh? Okay lang, okay lang. Walang problema. Ayan. Ate, mat, pwedeng ano? Upo ka, ate. Pwede magkikipagkwentuhan lang si Daddy Frankie. Ayan. Ang layo na nilakad namin, hiningal kami. Hindi sanay. Okay. Hello, kuya. Hello. Okay ka lang? Okay. Hello, baby. Okay. Ayan. O nga pala, mga ipagkilala mo na ako si Daddy Frankie, taga Pangasinan, no? May nag-message kasi sa akin at sila kuya yung nag-assist sa amin para marating tong bahay ninyo. Uh-huh. Asan ang asawa mo? Ano trabaho? Construction. Oh, construction, okay. At ikaw dito naman, taga-alaga. Okay. Ilang taon ka na? 27. Ah, 27. Okay. Anong barangay ito? Ano po, barangay Ilayang Talipan po. Talipan? Opo. Pero barangay Ilaya Talipan? Sakop ng Ano po, ang tawag po dito? Ano, Ilayang Lawis na po ito dito. Ilayang Lawis? Opo. Bayan ng? Ano lang po? Quezon. Quezon ba to? Pagbilaw. Ah, Pagbilaw. Okay. Bayan ng Pagbilaw. Okay. Ang bayan po ng Pagbilaw lang. Doon. Pero ito sa akin ng Pagbilaw. Sako pa po. Okay. Ayan. Pagod talaga. Hiningal si Daddy Frankie. Ilan na anak mo? Dalawa. Oh. So, dito. Buti may kuryente na rin dito, ano? Meron naman po. Oh. Tubig? Saan kayo nanguha ng tubig? May tubig na rin. Sa magulang ko. Mga kabarangay, muli po si Daddy Frankie. Nandito po sa bayan ng Pagbilaw. Natagpuan namin si ate rito gawa ng dinala kami rito ng aking mga bagong team, mga kasamahan po. At ito po, tingnan nyo po yung katayuan. Bagamat magandang mamuhay dito kahit na kulang sa financial, hirap sa financial, pero sa nakikita ko maganda naman ang sitwasyon kasi maaliwalas, tahimik. Yun lang ang problema pag wala talagang sapat na pagkakakitaan, medyo tipid talaga, hirap. Ayan. Ilang taon na si baby? Magtuto na po ngayon November. Oo, magtuto na. Pero ang late pa ni baby. Payat, oo. Nagagatas pa siya? Breastfeeding naman. Very good. Pero ano, sa edad niyang 2 years old, parang hindi enough yung kanyang timbang, no? Ayan. Hello baby, okay ka lang? Nahihiya si baby. Lagi po kasi siyang may masamang pakiramdam. May masamang pakiramdam. May gamot naman. Oo. Saan kayo nagpapacheck? Balibawa nagkasak. Sa may... May center naman. Sa... Sino barangay captain nyo rito? Hindi ko pa kilala. Ah, hindi mo kilala? Bakit? Gaano ka na ba katagal nakatira dito? Ano pa lang po? Bago mag-3 years pa lang po ako dito. Ah, mag-3 years pa lang? Okay. Yung asawa ko po matagal na. Ah, masagal na. So 3 years na kayo. Paano kayo nakarating dito? Tigasan ka ba talaga? Ano po ako? Sa San Francisco, Quezon. Magkakilala lang po. Ikaw ay taga San Francisco, Quezon. Taga doon ang mga magulang mo. Ang pangalan mo pala? Maribel. Maribel? Piyokte. Ayan. Mga kabarangay, siya po si Maribel Piyokte. Pangalan ng asawa mo? Albert Perez po. Albert? Perez. Oh, kasal naman na kayo? Ay, hindi. Okay. So, nung nagkakilala kayo ng asawa mo,
dito kayo gumawa ng bahay? Una po dun sa pinakang bundok. Oh. So yun din ang pinagtayo nyo ng bahay sa inyo na to? Hindi po. Buti po may pumapayag na. Opo, pero kapupag nabinta to, baka po mapaalis din. Ah, lilipat na naman kayo. Mm-hmm. Oh, hirap naman ng ganun, no? Parang walang permanenteng bahay. Sabi po ay hindi makaipon ng abo. Oh, hindi makaipon. Pwede mo masilip yung bahay niyo, mga kaparangay? Bahay ni, ano, ang pangalan mo ulit eh? Maribel. Ayan po mga kaparangay, ang cute naman ng bahay nila. Maliit, kahit mahirap, organized naman. Pero mga kaparangay, kitang-kita naman natin yung hirap ng buhay. Pakita lang natin yung kabuuan ng bahay nila. Ayan po. Ayan. So talagang probinsyang-probinsya mga kaparangay. Tapos mapapansin nyo po, may mga tanim na gulay sa paligid. Ayan. Ang problema nga lang po talaga, medyo hirap po tayo sa ano, hirap pag ikaw nandito at wala kang puhunan, hirap sa ano. So kayo ba'y nag-lunch na? Kumain na kayo ng tanghalian? Sir. O tapos na. Okay. Ano oras umalis asawa mo? Kanina pa po. Umaga? Ano oras balik niya? Ano po, i-stay in po siya. Ay, stay in. So mag-isa lang kayong mag-iina lang dito? Susunod din po kami balik. Hindi kayo natutulog dito? Dito po. Ah, dito. Okay. Hinihintay mo na lang siya rito. Pero simula po bukas. Palipat-lipat. So, iwanan niyo yung bahay niyo? May natutulog naman po dito mga pamangkin. Ay, may mga pamangkin ka. So, may mga kapitbahay din ba kayo rito? Nandiyo po. May anak din po yung isa. Oh, pero madalang ang bahay, no? Madami na po yung sa... Ah, sa banda dyan, sa mga baba o sa taas pa? Ano to? Pataas pa? Pataas pa. Kaya ako hingal na hingal. So ate, si Daddy Frankie nag-iikot-ikot kung saan may mga tao na medyo, ayun, mga kagaya mo. At si Daddy Frankie ay tumutulong sa mga kagaya natin na may hirap ang buhay. Kaya si Daddy Frankie magbibigay ng kaunting tulong. Ayan mga kabarangay, para sa anak ni ate, bibigyan natin si ate ng kaunting ano, pambili ng vitamins ng kanyang anak nang sa ganun ay mabawasan ng kanilang hirap na dinadala. Bigyan natin siya ng kaunting ano. At Maribel, hindi kami nakapagdala ng anuman gaya ng bigas kasi mahirap umakyat, hindi namin kayang magbuhat. Kaya bibigyan kita ng pambili, ikaw na ang bahala. So mga kabarangay, para maging masaya at mabawasan ng paghihirap ng ating kabarangay, si nanay, para sa kanyang anak, bibigyan natin siya ng kaunting ano, biyaya sa araw na ito. Ayan. So tanggapin mo ano, kapatid. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Mga kabarangay, 5,000. Okay? Malaking tulong. Ang gagawin mo sa 5,000? Pambibili po ng mga gamit sa bahay. Oo. Salamat po. Walang anuman kapatid. Yung mga kabarangay, naiiyak si nanay. Dahil hindi niya po inaasahan na may darating na... Thank you po. Maraming salamat po. Walang anuman. Si Daddy Frankie, pagpasalamat natin sa Panginoon kapatid, no? Ano man ang hirap ng buhay, laban lang tayo. Opo, yan, very good yan. Laban lang. Hindi bibigay ni God kung ano man yung mga pagsubok darating sa atin kung hindi natin kakayanin, no? Basta importante, malusog ang pangangatawan natin, alagaan natin yung mga bata, huwag natin silang pababayaan, no? Yan, pasalamat ka sa ano, mga sumusuporta kay Daddy Frankie. Salamat po sa sumusuporta kay Daddy Frankie. Mga kabarangay, ano nga pala lugar ulit ito? Pasensya na. Layang Lawis po. Layang Lawis. Barangay Talipani, Layang Lawis po. Okay. At saka sa ano po, mga kabarangay, hindi po alam ni ate kung sino ang barangay captain dito. Si Daddy Frankie po. Si Daddy Frankie po ay nagpapasintabi po sa nakakasakop sa lugar na ito. Pasensya na po kayo, kami po. At ang Daddy Frankie team ay napadaan po dito at wala po kaming masamang intensyon.
tumutulong lang po kami sa kagaya ni ate na nangailangan ng tulong. Once again mga kabarangay, ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po, at laging nagsasabi, gumawa lang tayo ng mabuti, nang sa ganoon, later on, mabuti rin po ang ibabalik ni God sa atin. Mga kabarangay, sa mga hindi pa lubos nakakilala, si Daddy Frankie po ay isang charity vlogger, nagmamahal sa ating mga kapwa, ating mga kabarangay. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe kay Daddy Frankie, please lang po, pakisubscribe na po, at pakiclick na rin ang bell button, nang sa ganoon, lagi kayong ma-update sa mga ia-upload pa naming videos. Maraming salamat po. God bless po. Sa malit na kaparaanan po, may isa na namang natulungan. Si Daddy Frankie, isang pamilya na namumuhay dito sa bundok. Maraming salamat. Bye-bye po.